Magandang gabi mga karambola. Katatapos ko lang maglinis ng shop. Late akong gumising dahil nabulabog na naman ako ng mga dayok-dok, yung mga baklang kasama ko. Nag-isipan ko mag-vlog kasi ang tagal ko nang walang vlog mga karambola. Ilang days na. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko ngayong araw. At syempre, gusto ko may ma-share din ako sa inyo. Mga karambola, kagabi nandito yung mga kaibigan ko, yung mga bakla na ang ingay-ingay namin. Tapos, bigla na lang ako gigising na parang ako lang mag-isa. Nakakalungkot, di ba, mga karambola? Nakakalungkot talaga yung akala mo, yung parang feeling mo, ikaw lang mag-isa sa buhay. Pero mga karambola, bigla akong naisip na darating tayo sa buhay natin ng parang tayo lang mag-isa. Parang ang lungkot-lungkot ng buhay natin. Kahit ang dami-dami natin nakakasama sa buhay, kahit ang dami-dami natin kaibigan, magkamag-anak, mga nakakasama, darating at darating sa point na parang ikaw lang mag-isa sa buhay. Pero mga karambola, ang na-realize ko, kailangan matuto tayong tumayo sa ating mga sarili. Ayun yung sinasabi nilang, mabiyasa ang tala kag kay sarili mong bilis. Sa karuntangan yun, mga karambola. Kasi sa mundo, sa buhay natin, walang permanente. Lahat pwedeng mawala. At ngayon mga karambola, pupunta ako sa aming gutuhan. Magtitinda ako doon para makatulong ako sa aking pamilya. So, maliligo na ako mga karambola at magtitinda na ako. Ayan mga karambola! So, nandito ako ngayon sa Tea of Joy. Kung saan ako lagi humingi ng water. Mga karambola, tuwing pagising ko sa shop, dahil magkalapit lang to mga karambola, dito sa Sojep Street, pagising ko, lagi akong humihingi ng tubig. Diba? At syempre mga karambola, duman ako dito kasi may nagtanong sa akin. Personal nating tatanong sa kanya kung ano yung question sa akin. At gusto ko siyang sagutin sa aking vlog. Parang mahalaga siya sa akin, parang napaka meaningful. Parang feeling ko may matutunan tayo sa tanong niyang to. Please welcome ang karambola. Roy Bean! Ang powerful dito sa The Up Choy. Roy Bean, hindi ka dito. Mag-hi ka naman sa mga karambola, Roy Bean. Hello po mga karambola. Gusto ko lang ulitin mo yung tanong mo sa akin. Ano yung tanong mo sa akin nakaraan? Yung in-storm mo ang madaling araw? Ano po, yung kung pagpipilit po kayo na yung bang YouTube or mga kaibigan? Ayan. Ang tanong sa akin ni Roybin mga karambola, ano daw yung pipiliin ko? Yung YouTube channel ko or yung mga kaibigan? Mga karambola, ang sagot ko po sa kanya ay yung aking YouTube channel. Diba? Yes mga karambola, kasi yung aking YouTube channel, ito na yung kalahati ng buhay ko. Parang ako na ito. Kaya pinili ko yung YouTube channel ko kasi ito yung career ko. Diba? May mga kaibigan tayo na maiintindihan nila yung ginagawa nila. Yung tunay na kaibigan. Yes. At ang mga tunay na kaibigan, mga karambola, sa tuwing kailangan mo sila, nandyan sila. At saka, masasabi mong mahal mo yung isang kaibigan, kahit wala kang pakinabang sa kanila, mahal ka pa rin nila. Ang ibig sabihin ng mga karambola, sa hirap at ginhawa, nandyan yung totoong kaibigan. Tama, Roy Bean? Okay. Mas piliin natin yung career natin. Diba? Mas piliin natin yung mga ginagawa natin sa buhay. Yung tulad ng pag-vlog ko, mas piliin ko yan. Kasi mas marami akong napapasayaw tama. Mas marami akong napapalakas. Kasi isa rin ako sa mga nanghihina. Pero mas kinipili ko pa rin magpalakas, mga karambola. Ikaw, Roy Bean, ano masasabi mo sa kaibigan? Yung mga tunay na kaibigan, sila yung nakakaintindi kung ano yung gusto mo. Sila yun yung tunay na kaibigan. Meron kasing kaibigan na kapag hindi mo man sila nakausap ngayon, akala nila wala ka nang pakialam sa kanila dahil nandiyan ka na sa point na sikat ka na, meron ka ng pangalan, hindi nila alam na
sa oras na hindi mo sila nakakasama, malungkot ka. Oo. Tama yung sinabi mo. Sa totoo lang, di ba, lagi nang sasabihan, lagi nilang sinasabi ng, hey, porket maantini, and emaman, same, hey, may bayong ngayon, marabunebon to. Pero sa totoo lang, mga karambola, yung mga taong nagiging busy lang sa career nila, kasi mga karambola, yung mga taong pinipili nila yung career nila, ibig sabihin, mas mahal nila yung sarili nila, at mas mahal nila yung pamilya nila, kaya sila nagsisikap para makamit nila yung mga pangarap nila. At yung mga taong na nagiging busy, actually, hindi naman sila yung nagbabago eh. Nagbabago yung mga taong nagsasabi na nagbago siya. Kasi yun ang iniisip mo. Tama. Imbis na maging masaya sila kung anong meron ka ngayon. Tama. Sila pa yung parang nagda-down sa'yo. Oo, nasabihin nila ganyan. Mga karambola, sa aking pag-vlog, marami din mga kaibigan na hindi naman nag-support sa akin. Pero okay lang yun, mga karambola. Ibig sabihin nun, bala mo level-level na rin kaibigan. Diba? May mga kaibigan na sarampahan lang. May mga kaibigan na sa hirap at ginhawa nandyan sila. At napatunayan ko yung mga kaibigan na yon, hanggang ngayon nandito sila, kasama ko sila. Gusto ko magpasalamat sa kanila. At saka, mga karambola, ang payo ko sa inyo, piliin ninyo yung career ninyo. Dahil ang mga tunay na kaibigan, kahit hindi nyo sila nakakasama, mararamdaman ninyo na tunay silang kaibigan. At susuporta sila. Yes, at susuporta sa inyo lahat. Ang dami ko nang dumaan na kaibigan, kahit sabihin mong super close na kayo, minsan isang pagkakamali lang masama ka. Wala na yun. Mama. Minsan parang wala na, di ba? At saka, ang tunay na kaibigan hindi nagsusumbatan. Yes, tama. Ang bagay na ibinigay mo na huwag mong isusumbat. Kasi mga karambola, ganun ako. Kapag sinumbatan mo ako sa mga bagay, parang nabubura, parang nawawala. Kasi ganun ako eh. Pag nagbigay ako sa kapwa ako, hindi ko sinusumbat. Kasi taus-puso ko siyang binigay. At huwag na huwag tayo maghihingi ng kapalit. Para hindi tayo masaktan or hindi tayo masaktan. Yan lang. Thank you so much, Royne. Pakilala ko sa inyo yung ang muse ng Love Joy, si Danica. Mag-hi ka naman, Danica. Hi. Ikaw! Tanungin naman natin si Danica, Roy. Binito ka lang. Ano yung kaibigan para sa'yo? Kaibigan? Tapat, ganun. Tama. Naiiyak. Pero may kaibigan ka na tinalikuran. Wala pa naman. Wala ka pa niya na tinalikuran. Yes, okay lang yung ganun kasi dapat marunong tayo magpatawad. Mga karambola, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaibigan kung hindi tayo marunong magpatawad. Kung magkamali yung kaibigan mo tapos hindi ka nagpatawad, maghahanap ka ng perfect na kaibigan, hindi ka magkakaroon ng tunay na kaibigan. Tama. Kasi dapat bigyan mo ng chance yung mga taong nagkamali sa'yo. Kasi doon nga sila natututo eh. Kaya nga babawi sila sa'yo. Diba? Tingnan mo, nagkamali ako, pinatawad ako ni Danica, naramdaman ko pa rin kahit nagkamali ako, love ako ng taong ko, hindi ko na uulitin yung ginawa ko sa kanya. Pero pag naghanap tayo ng ibang kaibigan, kinalimutan natin yung mga kaibigan natin. Ganun din. Guwapo ni Janelle! Janelle! Guwapo ni Janelle! Mga karambola, si Janelle! Ayan si Janelle, mga karambola! Ayan! Gusto! Ayan, yun ka lang, yung sinasabi ko, may mga bagay talaga na madidistract tayo, di ba, sa ginagawa natin. Pero mga karambola, tama na ang chikahan. Dahil kailangan niya ako sagutuhan. Ah, sige po. Thank you so much. Thank you, mga comment. At salamat sa mga na-share ninyo. A-upload ko to bukas dahil mag-i-edit ako mamaya. Okay? Bye! Mag-bye muna kayo sa mga karambola. Bye! Okay, mga karambola, punta na po ako sa aming gutuhan at magtitinda na ako na hinihintay na ako ni ate. Bye! Bye! Maraming salamat sa lahat ng mga bumili ng Mommy at saka Goto, Pansit, Powerful. At maraming pong salamat sa suporta po ninyo. Magsimula po sa aking Karamba Karamba Fashion and Style, sa aming Powerful na bahay kainan, at hanggang sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa suporta ninyong lahat. At ang vlog kong ito, eme-eme lang, pero ang dami ko natutunan. Natutunan ko na kahit marami tayong mga nakakasama,
ngay. Kahit natutunan ko ngayon, kahit marami tayong nakakasama, marami tayong mga kaibigan, marami mga tao nakapalibot sa atin, matuto din po tayo na tumayo sa ating mga sarili, sa sariling paa natin. Matuto tayo lahat ng bagay pag-aralan kasi darating sa araw, sa pagkakataon na minsan tayo lang mag-isa dahil magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay. Habang magkakasama tayo, habang nakakasama natin yung mga nakapalibot sa atin, i-enjoy lang natin. At kapag dumating na yung may kanya-kanya ng buhay, tanggapin natin. So, yun lang. At sa mga karambola, hindi masama na marami tayong mga nakakasama. Pero kailangan pumili tayo mga kaibigan na alam natin dadalhin tayo sa kabutihan, hindi sa mga masamang bagay. Kailangan natin magsipag dahil hindi tayo mayaman. Diba? Kasi marami tayong mga babayaran at marami tayong mga eksena sa buhay. Inuulit ko, kailangan natin magsipag dahil hindi tayo mga mayaman, mga karambola. Basta mga karambola, uunahin natin ang ating career dahil ang mga tunay na kaibigan ay lagi lang silang nandyan para sa'yo sa hirap at kinhawa. Maraming salamat.